Mga minamahal na kapatid kay Kristo, mga ginigiliw na anak ni Inang Maria, Nuestra Señora de la Merced, tayo ngayon ay natitipon upang pabanalin ang lugar na ito kung saan pinili nating itayo ang isang monumento ng Nuestra Señora de la Merced sa Pinac upang ito ay magsilbing isang paalala sa ating lahat ng pananatili ng Diyos sa ating piling. Ito rin ay upang pasalamatan ng Diyos sa nag-uumapaw na mga biyayang dulot niya sa pamamagitan ng matabang lupa at masaganang aning ibinibigay sa atin ng Pinac. Nawa, sa pamamagitan ni Inang Maria, ay lalo pang mas maging mabunga ang bawat pagpapagal at pagsisikap nating lahat at ialay natin ang lahat ng ating tagumpay at hirap sa kanyang anak na si Jesus na ating Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Excellencies, ang ating pong minamahal na Arsobispo, ang Arsobispo ng San Fernando, ang ating pong minamahal na Arsobispo Emerito Aposeto, ating pong civil kasamang pari at ating mga civil officials, ating pong mga naglilingkod sa simbahan, Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, Fiesta Committee. Magandang mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Kaunting panimula lamang po bago ang ating pagbabasbas. Ang Pinac po ay ang alam po sa buong Candaba ng mas nakararami sa ating Candabenyo. Mula po sa mga magsasaka, mga arawan, mga nangangalaga ng mga itik, iba't ibang mga hayop dito. Ito po ay naging tanda ng biyaya ng Diyos para sa atin. Sa pagdiriwang po natin ng ika-limang daang taon ng pananampalataya, ang Kristyanismo sa Pilipinas, ito po na monumento ng mahal na Birhen Nuestra Señora de la Merced ay isang regalo po ng ating parokya sa pagdiriwang limang daang ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ito rin po ay tanda ng pasasalamat ng maraming Candabenyo, lalong-lalo na po sa Tagalog region, na namumuhay dahil sa Pinac at dito sa Pinac. Nakapagtapos ng mga anak nila, ng mga kapwa-puhan nila, naging maganda ang kabuhayan dahil po sa Pinac. At nandito po tayo para hilingin din ang pagbabasbas ng Panginoon sa Pinac. Nang sa gayon, ito'y patuloy na maging tanda ng biyaya ng Panginoon para sa atin. At sana lahat ng tutunghay sa monumento ng mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced dito sa Pinac, ay mapalalim pa ang pananampalataya nila sa Diyos at debosyon nila. At palagi ang magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang pinagalap sa kanila at palagi ang maalala na kasama natin ang Panginoon lagi sa gitna man ng iba't ibang unos at pagsubok sa ating buhay. Sabi nga natin din sa Candaba, bahaman, ulan, bagyo, unos, hindi po matitinag ang ating pananampalataya sa Diyos at ating debosyon sa ating mahal na ina. Nagpapasalamat po ako in a special way sa ating mga lingkod sa ating parokya. Ito po ay proyekto ng ating Fiesta Committee 2020 sa pamumuno ni Doc Alvin Balatbat, Sister Lisa David. 10 ng kanilang mga kasama sa Finance Council, sa ating Pastoral Council, kay Ate Cynthia Sagum, 10 ng kanyang mga kasama, mga iba't ibang nag-ambagan po dito sa para matapos ang Pinac. Sa pamilya po ni Mayor John Titanco na nag-alay ng imahe ng mahal na Birhen. At ganun din po sa nangasiwa sa pagpapatayo, si Tito Boy Pax Gonzales po kasama si Kuya John Sagum at lahat ng nagtrabaho, nagpakapagod para mabuo po itong tanda ng pananampalataya at pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Uli po, maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo at Viva Nuestra! Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin.
Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat dito sa ating ginaganap na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Payang malauna agna ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga takapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangyapak ng mga magdirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na ang kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalang ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos doon na luklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga hirap, ang pagkalagumi ay tinataas. Ang mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod na niya. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman.
sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan iyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa ang iyo, sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalantao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan ni siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo po'y natitipon dito sa araw na ito. Sa araw pong ito, para sa ating mga Katoliko, ito yung kapistahan ng pagkareina ng ating mahal na ina, the Queenship of Mary. Noong 1954, si Pope Pius XII, ito ay kanyang itinaguyod ang pagiging reina ni Maria of all creatures. Bakit siya naging reina? Bakit siya naging reyna? Dahil sa apat na bagay. Una, nung ito'y itampok, no po, sabi ko, noong 1954, May 31, kapistahan. Kaya lang, later on, si Paul VI, St. Paul VI, ginawa niyang August 22, araw na ito. So, apat po yung mahalaga kung bakit natin na tinatanghal bilang reyna si Maria. One, dahil sa kanyang kababaang loob. Yung sa kanyang Magnificat, no? Yung inaawit natin kuminsan, na binanggit niya na yung mga mababa, ito'y itatampo, itataas ng Diyos. Kaya nga, sa kanyang pagiging mababa, humble, tulad na narinig natin sa Ebanghelyo, pinailalim niya ang kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos. So because of that humility, siya'y itinampo, itinanghal sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Ikalawa, dahil siya ang naging ina ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo. So, siya ang pinakamalapit, hindi lang physically, kundi yung pamumuhay na napakalapit sa pamumuhay ng ating Panginoon. If there is a perfect disciple, si Maria. Kaya kung paanong nagwagi, no, ang ating Panginoon, siya'y kasama ang kanyang ina. Kaya siya'y tinatampok din natin bilang reyna. Ikatlo, sa pamagitan ng ating
Birhen Maria, tayo patuloy na pinagdarasal niya. Kaya nga tayo tinatawag natin Mama Mary, no? Siya'y ating ina. Yung continuous intercession of Mary. Tayo'y namimintuho sa kanya. Tayo'y tumatawag sa kanya. Isa nga sa naging sanhi kung bakit tayo nandito ito dahil alam natin sa kanyang patuloy na pagdarasal, pagantabay sa atin, kaya nabibiyaan yung mga tao dito, yung mga anak niya. So, siya ay tinatanghal nating reyna kasi patuloy ang kanyang pagpapahayag ng pagmamahal sa atin sa pamagitan ng kanyang pagdarasal through her intercession. At pang-apat, si Maria, nung matapos na yung kanyang buhay dito sa mundo, siya ay iniakyat sa langit. Kailan po natin pinagdiriwang? August 15. Kaya nga after August 15, itong reason kung bakit ginawa ni Paul VI na August 22, itong iniakyat sa langit, siya'y tinanghal bilang reyna natin. Sa ginawa ng Diyos sa kanya, na siya'y dinala sa langit, siya'y nakiisa sa tagumpay ni Kristo. Siya'y namumuhay sa Diyos. Siya'y naging tanda ng inaasam ng Santa Iglesia. Lahat tayo namimintuho sa Kanya, lahat tayong sumasampalataya, yun din ang ating inaasam na makarating sa Kanyang naratnan. So ito po yung reason kung bakit si Maria ay ating itinatampok. No? So nandito tayo at habang nakikinig ako kanina sa introduction tsaka sinabi ni among Aris, sabi ko, ito ang pinakamahalagang pagpapahayag ng pananampalataya, yung magpasalamat. Sa pagpapasalamat, kinikilala natin na hindi natin trabaho lahat ang ginagawa natin, kundi may Diyos na umaantabay. Nandiyan yung mga banal. Kaya tayo nagpapasalamat ngayon. At ang pasasalamat sa Diyos ay nangangahulugan din yung pagsunod kay Maria. Kababaan ng loob, malapit na pakikisa sa kanyang anak si Jesus, at patuloy ding pagdarasal para sa lahat. At yung pag-asam na isang araw tayo makarating sa langit. Tayo nagpapasalamat sa kanyang biyaya na binibigay dito ng Diyos sa pamagitan ng pamimintuho natin at debosyon kay Maria. Pero wag nating kalimutan, mayroong mas mahalaga rin na pinagdarasal ang mahal na ina. Alam niyo po kung ano yon? Alam niyo kung ano sinasabi sa atin ang mahal na ina? Ang ganda yung makasama ang Diyos. Kaya sa ngayon sinasabi niya sa atin, sana makarating na rin kayo dito. Sabi niya. Sana makarating na rin kayo dito. Pero alam ko, kahit hindi kayo nagsasalita, alam ko kung ano yung sagot niyo sa kanya. Hindi naman kami nagmamadali. Hindi naman kami nagmamadali. Kundi pagpatuloy mo kami pagdasal upang sa gayon, sa aming pag-alis sa mundong ito, makarating din kami sa iyong naratnan. At habang inihintay namin yon, tulungan mo kami upang maging maganda rin ang aming kalooban sa kapwa. Tulad ng ipinamalas mo at pinahayag sa amin. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating amang gumagawa ng mga dakilang bagay kay Maria at nagatid sa Kanya na sa maluwalhating trono sa langit, ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ng mahal na ina. Sa tugon, ang tugon po natin, sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatutuot ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway magkaroon ng sapat na lakas upang patuloy na gumawa
upang wakasan ang pandemyang nagdudulot ng takot at pagkaparalisa ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Maranasan nawa natin ang walang hanggang awa ng Diyos sa pamamagitan ni Maria, lalo't higit dito sa kanyang sa Pinac. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang Panginoon. Ang mga dukha, mga nasa piitan at mga may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama ni Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming panalangin, Panginoon. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo na may pagtitiwala sa Ama. Hingin nating igawad niya ang kanyang pagpapala sa lugar na ating itinatalaga bilang santungan ng mga mananampalataya dito sa Pinac. Maawaing Ama, ikaw ang lumikha at ang gabay ng iyong mga anak. Basbasan at pabanalan mo ang imaheng ito ng Nuestra Señora de la Merced. Upang sino mang manalangin sa harap ng imaheng ito ay tamasahin ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos ang lugar na ito na siya magiging dambana ng iyong kapurihan dito sa Pinac. Nawa ang bawat dumalaw sa lugar na ito ay madama ang kapanatagan at kapayapaang hatid ni Kristo sa pamamagitan ni Maria magpasawalang hanggan. Siyang pinagmumulan ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang sibol ng buhay na nagmumula rito ang gabay natin sa ating pananampalataya, laging sariwa at parating buhay.
makapangyarihan Diyos. Kaya naman inihiling namin ngayon na paspasan mo ang lugar na ito ng Pinac. Itulad mo na ang bawat ani ay maging masagana at may layong lugar na ito sa anumang kapahamakan, dulot ng mga kalamidad at sakuna. Paspasan mo rin ang mga nagmumula ang kanilang kinabubuhay upang sila'y sampu ng kanilang mga pamilya ay magkakaroon ng kaunlaran, kasaganaan at kapayapaan. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen Nuestra Señora de la Merced, ay madamanawa sa lugar na ito ang iyong presensya at pagmamahal. Ang lugar ng Pinac na ito naway maging isang buhay na testamento ng iyong kadakilaan, kagandahang loob. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Bago po ang bas, nais po mahal na Arsobispo Florentino Labarias, kasama po ang mahal nating si Aposeto. Ngayon, palakpakan po natin sila. Nagpapasalamat din po tayo kina Ginoo at Ginang Merlin at Lisa David na taghandog po nitong lupa dito sa Pinac. Ganun din po sa nag-design po ng ating monumento si Architect Brian Joseph Galang at sa ating pong landscape si Architect Joshua Conanan. At sabi ko nga pong nanguna si sa pagpapatayo po nanguna at nagmamahala si ito Boy Pax Gonzales at katulong po si Kuya Jun Sagum. Sa ating PNP, Chief of Police, Colonel David, sa ating pong civil officials, Mayor, sa pagpayag po sa gitna ng mahigpit na sitwasyon po natin ngayon, maraming salamat po. At muli po sa lahat po ng dumalo, sa lahat ng tumulong at deboto ng mahal na Nuestra de la Merced, maraming salamat po sa inyong lahat. Malalangin tayo. Ama naming papagmahal, sa kinanap naming pagpapabanal sa lugar na ito, ang iyong kagandang loob ay aming inihiling. Ay magpagindapan sa aming magkamit kailanman ang iyong awa at sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Salve Regina. Natin tapusin itong ating pagdirin yung pasasalamat sa ating kagalang-galang at mahal na si Aposeto.
So, maraming salamat po sa kanya at kay Among Aris. Okay? At sa ating mga kinatawan sa gobyerno, yung ating kapulisan, maraming salamat po at yung lahat ng nandito dito, pati na yung lay leaders ng ating parokya. Ang dami po natin, ano? Palagay ko naman sana walang magkakasakit. No? At gusto kong ipahayag sa inyo na maya pa oras po kay kayo, nabusa na ng maliliyari ngayon ni, kaya tamo tatabili king kasalpantayanan. Okay? Huwag tayong bibitaw, lalong-lalo na sa ating paghawak sa kamay ng mahal na Birhen. Pagpatuloy natin yung pagpapahayag ng kagandahan loob. Kanina po, bago tayo mapunta dito, nag-drop by kami doon sa isang parokyano natin na matanda at ang ginawa ng parokya ay pinagawa yung bahagi ng kanyang bahay. Makaganda na pagpapahayag ng ating pagmamahal sa ating mahal na ina. At alam ko yun ay kinatutuwa niya. Okay? Kaya, saan po ninyo yung aking patuloy na pagdarasal para sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya. Pagdasal nyo rin po kami. Lalong-lalo na yung mga pare na sana sa aming patuloy na paggabay at pagtuwang sa inyo. Kami rin ay maligtas. No? Huwag muna kaming tatawagin. Huwag munang ibibigay yung aming visa ang itaas. O ang sa gayon ay may pahayag din namin ang patuloy na pagkabay ng ating mahal na ina. Sumayin niyo ang Panginoon. Mangyari po, iyuko ang inyong mga ulo at hilingin natin ang pagbabasbans ng Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birheng Maria ay naghatid sa digdig ng katubusang walang hanggan. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ang kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At paglingkuran. Salamat sa Diyos.